Ito, sa Netflix na to guys. So, okay naman siya. So, ito lang yung issue natin. Bali. So, yun guys. Bali, unboxing pala tayo ngayon guys. So, bali, may bili tayo sa Lazada. Para dito sa TV natin. So, yung TV natin is 32 inches na LG. So bali, ang purpose natin dito sa in-order natin is para magkaroon siya ng Wi-Fi para makapanood tayo ng YouTube or Netflix dito sa TV natin. So, unboxing natin ito. Open natin para makita nyo. So, yun guys. Stay tuned na lang. Open natin. So, medyo excited tayo dito sa in-order natin. So, sana hindi bogus yung ano natin. Seller nito. So, yan. Bali, yan. Okay naman itong packaging niya. May bubble wrap. So yan, meron siyang konting dent o tupi dito sa case niya. So sana walang problem dito sa ano natin, no? Sa unit natin. So bali, nag-order pala tayo ng TV Box HD yan. So yung ano niya, yung unit niya is MX Q Pro 5G 4K yan. So meron siyang kanam-kano to guys. Tapos yung ano niya, 64 bit yung CPU niya. So ito siguro yung supported na video na Android niya. So 4 core CPU, so medyo mabilis-bilis na daw to. So 4K, yan yung SLC UCB yan, tsaka Netflix. So yan guys, open na natin. Check muna natin yung accessories niya. Ito ba guys? So yan, meron siyang adapter na ilang volts to? 5 volts. Eh, medyo matipid to guys, 5 volts lang. So, para ka na nag-charge ng cellphone ito. Tsaka yan, HDMI. Sigurado malinaw ito, may HDMI. And remote. So yan, remote na siya. So ito yung mga function niya guys. May YouTube, may Prime Video, Google. Yan, may Disney pa. Yan. Tsaka may apps pa siya. So yan, Netflix. Yan. Tsaka manual. Tapos yung mismong item niya na. Natin. So far so good naman. Init lang pala nito. Tsaka magaan. So yan guys, ito pala yung slot nya. Merong USB. So ito, hindi ko alam kung SPDIF tsaka AV tsaka HDMI. So meron din siyang internet. Yan, socket. Tapos 5 watts sagat din. So yan, so bali, start na natin guys na i-set up to. Door.
daw siya. Lagyan natin itong HDMI keyboard. Yun. Tapos sa TV. So yan sa TV guys. HDMI. Yan. Tapos set natin siya. Hindi ko alam kung saan dito. Connecting. I-power na kaya. So yung problem nito guys is napansin ko dito wala siyang button dito. So magre-rely pa rin tayo sa remote niya. So bigyan natin dito sa HDMI 2. Check natin ulit. So ayan guys, gumana na oh. So ayan, so check natin dito sa remote niya. So ayan guys, gumagana na yung remote niya. So check natin, i-connect natin sa internet. Setting. So mukha naman siya mabilis. Okay. Ay dito pala. Sorry. So ayan, so connect lang natin dito sa connection. So wait lang guys. Okay, sa wifi dito. So ayan guys, bali connecting na siya. Bali na-input na natin yung password ng wifi. So wait lang natin mag-connect. So yun guys, bali okay na itong natin na setup. So ang problem na nito is hirap siyang mag-connect sa wifi. So buti na lang meron tayong available na wifi repeater dito. So yan, so ginamit natin dito para mag-connect siya through wired. So yun lang yung ano natin, yung problem natin dito is yung wifi. So di pa natin sure kung paano natin gagawin to, pero so for now, pagkasiga muna natin ito. So yun guys, okay naman siya. So for now, so dun sa, ito, sa Netflix na to guys, so okay naman siya. So ito lang yung issue natin. Bali, yung wifi niya, hirap tayo mag-connect. Tapos, yung ano pala guys, yung HDMI niya. So bali, nag-flicker siya once na nakakonect sa TV. So buti na lang meron tayong TV Plus, yun ang ginamit natin, yung cord niya na audio video. So yan, nag-okay siya. So yan. So yan guys, hanggang dito lang siguro. So maraming salamat sa panonood niyo. So yun. So please comment na lang guys kung ano yung magandang gawin ito sa wifi niya. So sana mapagana natin to. So para hindi na less na cable tsaka kuryente yung ano natin magamit. So yun guys, nandito na lang. God bless. Yan. Salamat.